Bakit nga ba tayo madalas kinukulam? Ang kulam ay maaaring namumuong inggit o galit o pagkamuhi sa iyo ng iyong kaibigan o kakilala. Pagkainggit na maaaring dala ng iyong pag-asenso, naabot sa buhay, posisyon sa trabaho, kasikatang tinatamasa, o kaya ay usaping pag-ibig. At dahil naiinggit siya sa iyo, kaya ipinapakulam kanila. Kaya kung nakakaramdam ka na ikaw ay kinukulam, o mayroon kang kakilala na pinaglalaruan ng mangkukulam, dapat ay alam mo ang mga bagay na ito. Ano-ano nga ba ang mga natatanging halaman na kinakainisan, kinatatakutan, o ayaw na ayaw ng mga mambabarang o mga mangkukulam? Number 1. Luyang itim. Ang luyang itim ay matagal ng pangontra sa kulam, sapagkat ito ay nagtataglay ng amoy o enerhiya na ayaw ng mga mangkukulam o mga masamang elemento. Kung feeling mo ikaw ay binabarang, magpatuyo ka lamang ng ugat ng luyang itim, ilagay ito sa pulang pouch at idikit sa iyong suot-suot na damit. Maaari ka rin magpakulo ng ugat nito at gawin itong tsaa. Kung ikaw naman ay mayroong tanim nito, ipwesto lamang ito sa pintuan ng inyong bahay at sa tuwing may darating na mga taong may masamang balak sa iyo, ay makukontra agad ito ng luyang itim. Number 2. Madrikakaw. Ang madrikakaw rin ay isang mainam na halaman na pangontra sa kulam. Kung may kakilala ka na maaaring kinukulam, kumuha ka lamang ng ilang tangkay ng dahon nito at ilagay sa ilalim ng unan. Labis na kinaiinisan ng mga masamang elemento o mangkukulam ang amoy ng dahon ng madrikakaw. Number 3. Bawang. Ang bawang ay mainam na pantaboy ng mga bad energy, lalo na sa mga aswang at mga mangkukulam. Ang amoy nito ay animoy na kasusulasok sa kanila. Maglagay ka lamang ng isang buong bawang sa bintana, pintuan o kisame, o kaya ay sa isang pulang pouch at parating dalhin o ilagay sa inyong bag upang hindi katablan ng mga palipadhangin o mga salamangka. Number 4. Laurel o dahon ng laurel. Maliban sa ang laurel ay mainam na sangkap sa pagluluto ng mga ulam o mga putahe, ito rin ay mainam na pangontra ng mga bad omen o mga bad energy sa paligid. Kumuha ka lamang ng isang lagayan na mayroong asin at samahan ng 6 na piraso ng dahon ng laurel. Ipwesto ito sa likod ng inyong mga pintuan dahil maaaring isa sa iyong mga bisita ay may maitim na balak na pala sa inyo. Sa tulong nito ay makukontra na agad ang binabalak nito. Number 5. Atis. Ang atis o dahon ng atis ay mainam na panlunas sa mga sugat sa balat, gamot sa ubo o sa sipon. At higit sa lahat ay pangontra din sa kulam. Kumuha ka lamang ng 3 hanggang 7 piraso ng dahon nito at pakuluan at gawing panghuling bandaw sa inyong paliligo upang maitaboy ang mga masamang elemento na maaaring dumapo sa iyo. Number 6. Lubigan. Isa ang lubigan sa masasabing miracle plant dahil mainam itong panlunas sa empacho, sakit sa ngipin, galis, hika, walang gana sa pagkain at memory loss. Ganon din sa kulam. Kumuha ka lamang ng isang tangkay nito na mayroon pang ugat, stem at dahon nito. Pakuluan din ito at gawing huling banlaw sa inyong paliligo sa umaga man o sa gabi. Number 7.
pandan. Kilala ang dahon ng pandan bilang masarap na sangkap sa mga dessert, nilalagay sa kanin, at flavor ng mga tinapay o panghimagas. At maging ito man ay kontra sa kulam. Kumuha lamang ng 7 piraso ng dahon ng pandan, pakuluan at gawing pampaligo. Tatulong ng mga herbal na halamang ito ay makukontra ninyo at maitataboy ang mga bad omen o mga bad elements o mga palipadhangin o kulam na maaring para sa inyo. At syempre, ang pananampalataya pa rin at pananalig sa Diyos ang pinakamalakas na pangontra sa lahat. Sana ay may bago pang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV. Sa kasi titilo